1. The Total Entertainer. Isa sa hindi malilimutang mga awit na dumaan sa mundo ng entertainment sa Pilipinas, ay ang legend ng OPM na si Rico G. Puno. Siya ay isang OPM pioneer, komedyante, aktor, TV host, politiko, at negosyante. Si Rico J. ay nakilala sa kanyang mga awit na mapapasayaw kapag iyong narinig, tulad ng Macho Guapito, at ang kanyang Taglish version ng The Way We Are ni Barbra Streisand. Alamin natin ang naging buhay ni Rico G. Puno sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Memories like the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Magkasuyok ang gabi, masaya't magkagabi, magkaya ka sa buong magdama. Kahit tayo kanina lang, di ko man alam ang iyong pangalan. Si Enrico De Jesus Puno, na mas kilala bilang si Rico G. Puno, ay ipinanganak noon February 13, 1953 sa Maynila. Si Rico ay isang Filipino singer at actor, na kinukonsidera bilang music icon ng Pilipinas. Ang kanyang ama ay si Felipe Puno Sr., at ang kanyang ina ay si Corazon G. Puno. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Arts degree sa Philippine School of Business Administration sa Maynila. Siya ay nagsimula ng kanyang career sa pag-awit, nang si Rico ay mag-perform sa mga folk houses at maliliit na club sa Metro Manila. Noong 1975, habang siya ay umaawit sa Palasi, ay nakilala niya at nakasama sa pagpe-perform ang American Motown group na The Temptations. Ang kanyang talento ay napansin ng ilang producers ng Vicor Records, at siya ay binigyan ng tsansa ng studio, na makapag-record ng kanyang unang kantang Love Won't Let Me Wait. Ito ay taglish ng kantang The Way We Are, at naging isang big hit sa mga music enthusiast ng panahong iyon. Nang sumunod na taon, si Rico J. ay nanalo bilang Most Promising Entertainer, mula sa Aliw Awards. Ang kanyang estilo sa pag-awit ay minahal ng mga audience, at bago pa man mauso ang salitang taglish sa mga awit, ay ginagawa na ito ni Rico. Nang siya ay magkaroon ng concert sa Cultural Center of the Philippines o CCP, na pinamagatang Rico in Concert, ito ay nagpatibay sa kanyang katayuan sa music industry bilang Philippine pop star. Noong 1977, gumawa siya ng cover song ng kanta ng Carpenters na Merry Christmas Darling, para sa kanyang unang Christmas album na The Spirit of Christmas, at ito ay orihinal na kinanta ni Karen Carpenter. Nang sumunod na taon, ang kanyang kasikatan ay nagdala sa kanya sa Araneta Coliseum upang mag-concert. Ito ay naging regular, at siya ay naging laman ng pasilidad ng paulit-ulit, upang magbigay kaligayahan sa kanyang mga tagahanga. Maliban sa pagiging tanyag sa ating bansa, si Rico J. ay naimbitahan din na mag-perform sa mga karatig bansa, at sa Estados Unidos. Dito ay nakakuha rin siya ng maraming tagahanga, na nagmahal sa kanyang musika. Nagkaroon din si Rico J. ng mga product endorsement, tulad ng San Miguel Beer noon dekada 70. Nirepresenta niya ang Pilipinas sa Tokyo Music Festival noon 1979, sa pamamagitan ng pag-awit ng lupa.
Ang kantang ito ay nagbibigay ng mensahe kung paano magbago ang isang individual para sa ikabubuti at matutong magpakumbaba at magpahalaga ng human values. Sinasabi rin sa kantang ito na huwag humusga ng ibang tao at kung paano malalagpasan ang sariling mga kahinaan. Nang mabawasan ang kanyang mga singing engagement habang lumilipas ang panahon, si Rico J ay nagsimulang lumabas sa mga pelikula at telebisyon bilang komedyante. Nagkaroon din siya ng mga hosting gig at nagsimula ng sariling negosyo. Si Rico ay nagmamay-ari ng karaoke bar na Corix sa Vito Cruz Extension sa Makati. Siya ay namahala din ng isang trucking business noon. Siya ay naging host din ng variety show na Lunch Date noon 1986 bilang kapalit ng show na Student Canteen, subalit nilisan niya ang show ng sumunod na taon, nang ito ay ma-reformat. Noon 1994 hanggang 1995, si Rico ay naging host ng noontime show na Chibugan na ng RPN9, at dito ay nakasama niya si Haji Alejandro. Noon 1994, siya ay gumawa rin ng cover sa hit song ng Eraserheads na Ang Huling El Bimbo. Noon 2001, ay naglabas ang Viva ng album na Greatest Hits in Manila, na nakatulong upang mapanatili ang popularidad ni Rico. Nagkaroon din ng Greatest Hits Concert, kung saan ay nagkasama-sama ang mga greatest hitmakers ng Philippine music noon dekada 80, tulad nila Haji Alejandro, Ray Valera, Nonoy Zuniga, at Marco Sison. Si Rico ay nag-cover din ng kantang Mabuti Pa Sila noon 2010, na orihinal na kinanta ni Gary Granada. Ang singer ay kinuha ng ABS-CBN upang maging judge sa kanilang reality talent show at nakasama bilang host sa Pilipinas Win na Win at Happy Yippie Yehey mula 2011 hanggang 2012. Sa kanyang ilan mga performances ay nakasama niya ang kanyang pinakamatandang anak na babae na si Tosca Camille at ang kanyang anak na lalaki na si Rox na isa rin singer at miyembro ng banda. Si Rico J ay binigyan pugay sa ASAP Pinoy, sa ASAP show ng ABS-CBN, para sa kanyang kontribusyon sa mundo ng musika sa Pilipinas, at bilang isang total performer sa loob ng 40 taon niya sa music industry noon 2017. Ang ilan sa kanyang mga pinasikat na awit ay Ang Kapalaran, Buhay, Macho Guapito, Lupa, Damdamin, May Bukas Pa, Ang Tao'y Marupok, Magkasuyo Buong Gabi na kaduot si Elsa Chan, at ang kanyang Filipino rendition ng You Don't Have to Be a Star. Isa sa kanyang huling naging album ay ang aliw ng Sony BMG Records, na may career single na Kay Hirap Mong Limutin, ni Lito Camo. Ang career ni Rico J sa showbiz ay tumagal ng 4 na dekada, kung saan siya ay naging paborito ng Philippine Amusement and Games Corporation o PAGCOR, at ibang mga kasino sa Metro Manila at Karatig Bayan, para sa kanyang hit na mga performance sa stage. Siya ay pumasok din sa politika, nang si Rico ay mahalal bilang konsehal sa 1st District ng Makati noon 1998. Siya ay tumagal ng 3 termino, na nagtapos noon 2007. Noon 2010, ay kumandidato naman ang singer bilang vice mayor ng Makati, subalit siya ay hindi pinalad sa posisyong ito. Noon 2016, ay muli siyang nahalal bilang konsehal sa nasabing syudad, sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA, at nanatili sa posisyong ito hanggang sa kanyang pagpanaw. Ang kanyang naging asawa ay si Doris Tayag, subalit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal. Si Rico ay nagkaroon ng ibang mga karelasyon matapos nito, at siya ay mayroong 4 na anak. Noon October 30, 2018, si Rico J. Puno ay pumanaw sa St. Luke's Medical Center sa Global City, matapos dumanas ng heart failure sa edad na 65. Bago ang pangyayaring ito, ay sumailalim ang singer sa triple bypass operation para sa kanyang mga baradong ugat sa puso. Ang kanyang naging huling hantungan ay sa The Heritage Park sa Taguig. Si Rico J ay nawala sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, subalit ang kanyang naiwanan legacy ay mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang kwelang pagpe-perform at pagkukomedya sa stage ay palaging nasa alaala ng marami.
Ang tatak ni Rico J ay palagi nang nandyan sa puso ng mga Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Rico J. Puno, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. You are the angel glow that lights the star, the dearest things that I know are what you are.